Ayan, pero let us go into the land of Dawn, parang Prof B. It is Sea Slayers versus Drunk Esports. And this time, makakabawi na nga ba ang Sea Slayers o tatapusin na ng Drunk Esports ang laban na to ngayong araw? Ayan na, RB. And kaliwat kanan ng mapag-agresibo na huli si 69. Nahinto yung ano niya, no? Nahinto yung ibon niya nung na-stun siya dito ni ano? Ni Atlas. Oo, kung Atlas. Yun pala yun. Kaya pwede na, pala. Pumasok na dito. Labanan ng Repolyo. And still, a successful move coming from the side ng Drunk Esports. Mga kukuha please, kaliwat ka na naipit si Marco. Marco, ang yeah. Nakapit as mga Trixie. Nakapakaya pa lang kayo dyan. Magkapit ako na kayo. Yung mga lalaki. Grabe! Unang-unang kitaan pa lang dun sa mga buff nila. Pataya na kagad yung naganap dito. Pero Baruvs taking down that purple buff away from Sea Slayers. Maganda yung nakuha nila rito. Pero nadalawan sila ng Sea Slayers during that team fight. No, nakuhaan sila ng dalawang membro kaya medyo may kasakit, masakit din, no? Though luckily, walang naka-bounty sa Sea Slayers natin kaya hindi rin gaano nga kalaking bagay yung nakuha nila. Kasi first blood is taken pa rin ng Drunk Esports. Exactly, 2-1. And wala pa tayo nakikita ganun ka-aggresibo as of now ulit. Alam mo, sa sobrang bilis nila mag-respond kanina, umabot pa ulit sa clash yan, no, si Trixie. Bakit naman yun? At parang hindi siya nag-arrival agad sa mid, ha? Nag-arrival siya pa ulit. Sa taas, eh. Sabi ko, ang bilis naman nun nandun agad. Rumes po agad, eh. Rumes po agad. Kumuha agad ng, ano, ng assist para sa mga kampi niya. Gumawa agad ng magandang play si paring Trixie doon. Ayaw niyang iwan yung mga tropa niya, syempre. Di ba? Ayan na, si Miracle. Having a good, or I mean a big rotation for the side of Sisters. Mm-hmm. 4-man. 3-man. Oy, 3-man. 3-man. 3-man out of the top lane. Tinutusta. Tinutusta agad sila dito ni Trixie. With the space from the name. Ayan. Pero look at this, on the bottom lane naman, dalawang miyembro ang nagka-cut lane from the side of Drunk Esports na, masasamain yung dragon natin kapag namataan sa loob ng damuhan dito para Prof. Pero luckily, hindi siya nakita. Once on the middle lane, look at the Atlas dito. The bouncing ball coming from the door will prevent dito the Atlas from running away. Pero look at that chick attack. Taking down the Atlas, delikado rin yung kalagayan ni 69. Here comes Iceborg with the last insanity from the top. The damage is not enough, will not connect. Pero Baruv dito taking down every member of enemy team. Pumasok hanggang love na torrent. Here comes the dragon though with the dragon tail. The slowest chick attack, triple kill coming from AJ. Hindi pa tayo tapos, still on the go. Sumusunod hanggang ngayon, LJ is still alive. Jeez is the only one left. That is a very good match onto the side of Sisters. Pero Marco still on the go. Here comes the backup, 69 with the follow-up just to make sure na hindi na pumalag ang Drunk Esports. Sisters taking the lead. Apat ang nakuha nila dun. Inhale, exhale. Talagang action Jackson si Dragon dun, the Dragon Way. And napainom pa nga ng tubig si Baymax dito. Sa sobrang open. And na-lock siya dito. Makakataas pa ba? PNK. Ang buhay and good move for the PNK. Grabe yung Sea Slayers dito. I think they really want to have a third game. Para propi. Ayaw nila magpatalo this time around. Kailangan makabawi talaga sila. And pinapakita naman nila na deserving silang magkaroon ng game 3. And ayan, habang medyo nag-magic si paring Prof dito, busy naman si Baruvs kumuha ng kanyang purple buff. Pero RB na mataan yung kapwa niya na si Atlas onto the bush. Pero here comes Miracle with the basic attack. Masakit na rin yung damage ng Harit natin. Exactly. Kenting ball ang binabato ni Harit dito. Look at that. Kumakalala ng members. Dragon. Pinadragon way. Patay ang ating Chichu Dog. Look at that. Marco. Pinaulanan from the top. Grabe yung missile dito ni Parsa. Item check lang. Game Shark ba to? Game Shark ba to? Ito PlayStation, saka Game Boy, gini-Game Shark dan. Kasi, at early Arkeno dito, sabi ng back na, yung stack dito, sabi ni RB, joke lang po, dumama o chico, binamay na, at may ready pang foul pa away, may nakasama pang foul, and dalawa, ang pulado, si 60 to the 9, nabaliktad pa nga.
ng Drunk Esports yan. Pero Turtle daw has been taken by the side of CCS and the bottom lane, Jeez, has been taken down by Barubs. Ito na naman ang magiging malaking problema ng CCS. Barubs already stacking the items right now and the gold. And dagdag mo pa, isang turret takedown, 1-1 tayo in terms of objective sa magkabilang team as well as dun sa turtle buff natin. And I think yung turtle buff is hawak pa lang pala ng Sea Slayers. Ayan. Ayan, nakita natin na nagiging problema ng Sea Slayers dito is hindi nila napipigilan si ano, si Barubs. Alam mo, kung titignan ko late game potential, that matchup, si Mitch hindi mo makakaya eh. Kasi naman naman po yun! Form, hirap niya, being out, being tapas, and anti, dalawa, huli dito, si Atlas, nahuli, Marco, mutumot pa nga, Chicho Dog, tamang ngat-ngat lang dito, makakawala ang kanyang asasura. Grabe naman talaga. Yes, Sea Slayers got that team fight turned around, pero they still haven't got Barubs taken down. Yun yung pinaka-problem nila. Yun yung kailangan nila ma-pick off dito. No, well, hindi nila nakukuha kung sino dapat nila makuha. Yes, they've taken down Marco. Tapos yung si X-Borg nakukuha nila or si Popolin Kupa in Atlas. Pero hindi naman yun kasi yung magiging main reason ng damage ng Drunk Esports. They really need to shut down Barubs and stop him from farming out the items that he need para sa isang mainit na comeback. Kasi right now, hindi rin naman ganun kalakihan yung gold lead nila. And item-wise, already going for the endless battle, 4,400 gold. Compare mo dun sa main core, which is yung Harit natin, only with 3-6. Though yung Cho, medyo pumapalag in terms of gold yan. Exactly, yan ang magiging problema nila habang naglalagay ako ng salompas sa aking kaliwang mahihan. Ano nangyari? Pero Drunk Esports right now, taking the turtle, mag-isa nga lang si Paring Barubs. Pero here comes a follow-up, galing sa mga tropa niya. Pero Miracle, geez. And geez, with the dragon form, naku, pinapasinok dito yung pagong sino makakakuha. Turtle is being taken down with the drop and RKO, Miracle, natanggal sa Zaman Force. Ang ganda ng pasok! Tapos yakap ng kalapati sa tatlong miyembro. Barubs with the mega kill. Still on the go. Mainit ang nakapwil connect, taking down dito yung Atlas natin by the Dragon Tail of Geez. Hindi pa tapos yung bakbakan natin. RB medyo nakita pa ni Barubs. Sinahabol dito with the slow counter from the basic attacks and the turtle buff. Pero disengage from Sea Stairs na lang din naman. Ang init ng matatagan dito, may sumunod pa, buwelo si RB, tatalon pa nga ba? Hindi, joke lang po yun, tamang buwelo lang dito. Pulado, down to 50% ng buhay dito ni Geez. And back away na rin ang Drunk Esports habang may sariling business na tinatayo dito. Si Trixie. Si Trixie. May sarili siyang istorya doon. Trabaho lang, walang personalan. Pag sariling yun doon, tatrabahuhin ko kayo. Ganon si Trixie. Ganon kalupit. Yeah, and that is the problem, one of the main problems din ng Sea Slayers, no? Kapag ano, may team fight, doon sila naka-focus. They all Nawala ang mic mo. Baymax. Oo. Tama. Ayan, meron pa. Meron na. Ayan. Hey, oh, sa tuloy. Sino lang sa sarili ko today? Kontama po sila pag mga nagulang mga si Baymax bandang likod. And better earth tank. Kikita sa dami kulado pero wala silang parakot. Tira nila sa punta na sa upa pa. Habang tumatak po, si Vinegar po siit. Kumakalawala. Galing sa dragon. Naiwan ang dragon. Sa gitamis. Walang pagpangan dito. Mukhang wala pa ang pagpangan. Sustain is real coming from Trixie against this team. Okay. Oh my God, she's doing it. Look at that, last insanity, last na nga ba? Takbo na ito. 69, trying to, balik na rin ang mga laro. Alisan nga muna. Trying to, ano? Balik-tarin ang laro. Nako. Speaking of balik-tarin ang laro, binaliktad nung dragon natin yung huling team fight na nag-wrap onto the top lanes. Ayan. Maraming salamat sa pagsabi na naka-ano yung mic ko, no? Naka-mute, no? Kasi nag-mute ako kapag hindi ko kailangan magsalita kasi medyo may background sa tayo rito. Pero tuloy, ang bakbakan natin on the middle lane. Barubs, delikado sa kamay ni paring Geez. Hindi kaya nung Roger yung dragon natin ngayon dito, paring Propi. Medyo may kasakita na yung binibitawan niyang damage. Oh. Yan. Ay, nako. Grabe ang init ng laban. 11-9, kung balik tayo mo, 9-1-1. Grabe, the score, napakataas. 9 minutes para sa ating laro with the... Ay, yung gold max plus yung objective. Pantay na. Sabi na eh, ibang balikan ng dalawang laro. Dalawang kupuna na to, si Abby ha. Wewelo dito, Arby ha.
Iba pala si Abby. Iba pala si Abby. Ito si Abby. Pero dito, LJ, almost taken down by Barung Sir Barung Sinhabol dito ng harit natin, Marco, though, to... My God, dalawa yung tinamahan ng RKO dito with the basketball. Kasi from the Kutra, follow-up, kakap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 ak
pinapilitan lumipad pala yun. Jeez, still on the go. Barog sa lagay, may target na rito pero tuloy ang pag-iikot ng buntot ng ating dragon with the dragon tail. Still on the go. Jason Doe taking down Trixie. 69 with the feathered air strike. 3-4-2, I think, or 2-4-2 exchange in favor of no one. Tayo parang Prof B, mainit yung naging teamfight na naman na yun. Wala pa rin lumamang from the recent clash. Pero yun na, nasundan. Speaking of 2-4-2 exchange, yun na yung pang 2 dito ng Drang Esports na wawawala. And score natin 11-13 with a point ng 482.9. Ay, grabe na lumalabas sa yung ano, calculator mind ni parang Prof B, guys. Tatawagin ba naman Prof B yan kung sa lahat ng bagay walang alam yan? Siyempre, lahat alam ni parang Prof B. Pero right now, on the bottom lane, LJ sinubukan mag-split push. Pero the arrival is there coming from the X. We're just defending homeland. Pero agawan ng purple buff na nakikita natin dito. The dragon form has been activated once again. The knockup will connect onto the three members. I think members of Tremana na huli. Jeez, with the shutdown, killing space. Still on the go. Hinabos si parang Trixie. Ganda ng pass. Pasok doon yung RV, pero jeez, hinahabol ang galob ng base ng mga miyembro ng Dragon. It's hindi makapakas. Triple kill ang gusto ng Koya mo, jeez. Nahabol pati si paring Marco onto that turret. Grabe, Banyak ang gusto pag hindi pa umuwi. There is a possibility na magkaroon tayo ng Savage, pero disengage na muna si paring Atlas. And right now, si Stayers, gusto nang tapusin yung laban. It's a GG, I think. Hindi, hindi pa pala, joke lang. Trying to defend and holding, delaying, defending, pero they're able to take down si si Lance dito. Si Slayers trying to end this game. And ayun, tanong Athena, pero hindi natin naririnig. Kumakanta lang bata si Athena. And sagakas si sumabog pa nga Trixie, Kulado as well. Feather Earth Strike. Tinapos na Pop Immortality. Summon for Silapag. Way in, wax out. Habang pumupuga na naman si RB. Pinapalo, palo lang niya yung core sa motor. Grabe naman ang damage na binibitawan dito ng ating dragon na may totong CC Premier Kill. Still wanting to end the game. RT out of nowhere. Ang ganda ng bitaw ng ultimate dito ng ating Farsa, pero the damage is not enough. Trixie still on the go, targa sa nasunog lahat ng miyembro ng kalaban nila. Miracle with that Chrono Dash, pero the game will be ended by the Chosen Slayers really wanting the game 3. Ang ganda ng